gusto ko, magkasama tayo forever. Kasusunod na makita ka tang lumapit sa anak ko, masasabugin tong bongo mo, ha? Kung dapat nang merong makaintindi dun sa dalawang yun, dapat ikaw yun. May wakwak. Hindi daw po ito nagiging baboy o aso. Kung hindi, nagiging taong ibon. Nag-aalala lang kasi ako kay Elias eh. Baka mabiktima pa siya ng wakwak. Wakwak! Ako harapin mo! Yes! Yes! Wala ka namang kasalanan eh. Napakabait ng tao. Hindi naman ako masamang magmahal eh. Sandali uli ako magiging tao, Pedro. Dahil taong kailangan mo ngayon. Bakit di mo sa akin sinabi? Sana dinerecho mo na lang ako. Para hindi ako nagmukhang tanga. Ba't bumalik kayo rito? Ito kasing si Marikiti. Ayaw gumohom ng Floreshka without you. Naawa lang ako kay Bukong Liwayway, mahal na rin ah. Pag nalaman na naman to ni Haring Hadi, siya na naman ang parurusahan. Sabi ko sa inyo, gumawa kayo ng paraan. Hindi ko maaring iwan si Pedro. Lalo na ngayon, mas kailangan niya. Lang siya nabigyan ng pagkakataon na ipakita sa iba na may kakayahan din siyang magmahal. Ako rin, Jocelyn. Hindi ko na pwedeng ipakita ang pagmamahal ko kay Ped. Kasi mahiyas na siya. At least buhay pa si Pedro. Buhay nga. Iba naman ang minamahal. Maswerte ka pa rin at buhay siya. Naririnig mo. Nakikita mo. May kitang kasama ng iba? Maririnig na masaya sa piling ng iba? At least ikaw, alam mo na ikaw lang ang minahal ni Elias. Ewan ko. Hindi ko na rin alam. Sino nga kaya ang mas maswerte sa ating dalawa? Ako, na nagmahal. Pinagbawalan hanggang sa tuluyan ng nawala ang minamahal. O ikaw, nabuhay pa rin ang minamahal pero sa iba naman nagmamahal. Sino ba yung hiyas na yan? Ah, taga dun sa amin. Girlfriend niya na pala. Ngayon ko lang nalaman. Sama pa rin ba loob mo sa akin? Sorry talaga, miss, kung hindi ko agad na ipagtapat sa inyo to. Ikaw muna ngayon magpaliwanag. Tsaka na lang, pag madali na sa akin tanggapin ang mga paliwanag mo. Huwag muna ngayon. Tony!
So, Edgar! Halika, tuloy ka! Ah, sila po nga pala yung mga bisita ni Papang. Ito si Pedro, at ito naman si Raquel. Pedro, yan ang si Edgar. Hinihintay mo ata sila para kausapin. Gandang umaga. Kasama nga ako sa mga sumundo kay na Father Ben sa kulalapnit bago magbagong taon. Kasama nga ni Father Ben si Makadjo? Oo. Eh, bakit yung hindi pa sila bumabalik ni San Luis? Bakit to? Patay na si Father Ben. Wala pa kami nababalitaan, Edgar, ah. Hindi pa namin napapaalam sa parokya ng San Luis ang bilin ni Father Ben sa mga kasama kapag namatay siya kasama namin. Pananatiliin na lang itong lihim para hindi naimbestigahan ng mga militar ang pamilya niya sa Bicol. Paano siya namatay, Edgar? Berberoka. Napatay siya ng berberoka. Ano ang berberoka? Isa itong uri ng maligno na naninirahan sa tabi ng ilog at sapa sa kabunduhan. Hinihigop niya ang tubig sa ilog at sapa para lumutang ang mga isda. Nang sa gayon, mahumaling na manghuli ng isda ang kanyang bibiktimahin. Saka aahong sa tubig ang berberoka at nulunurin niya ang kanyang biktima. Sasagpangin. Lalamunin. Si Chokadjo, nasaan yung si Chokadjo? Huwag niyo mong sabihin na biktima na rin siya ng berberoka. Nasaan yung si Chokadjo? Pedro. Hayaan muna natin magkwento si Edgar. Relax ka lang. Relax. Asan na si Kadjo, Edgar? Hindi ko na rin alam kung ano nangyari sa kanya. Akala ko magkakasama kayo. Nagkahiwalay-hiwalay kami. Marami nangyari nung gabing sunduin namin si Father Ben. Magkwento ka, Edgar. Mahikinig kami. Ang batay, wala pa talagang masamang mangyayari sa atin dito? Pag sinabi nila, may kukonsulta sa akin. Kadjo, may kukonsulta talaga sa akin. Eh, bakit biniringan pa tayo? Para makasiguro silang walang tagalabas na makakatuntun dito sa lugar nila. Kinakabahan talaga ako, Padre. Huwag kang kabahan. Mga kaibigan ko sila. Kaibigan natin. Ng mga piring yan. Ito na ba yun? Hindi pa. Magpapahinga muna tayo. Sige, yung gusto mo pagkasurina, magpagkasurina na. Sige. Thank you.
Mga isa na! Mga isa! Juan! Nakapain ang Berberoka yan! Berberoka? Ang mga militar. Kung hindi ako tumakas, pareho kami mamamatay. Nananahimik din si Chokadyo. Kinuha ninyo, tapos ngayon biglaan yung iiwan? Kinalulungkot ko. Pero wala akong pagpipilian. Maraming paraan. May paraan pa para mailigtas siya. Pero iniwan nyo siya hanggang sa mamatay siya. Pedro, hindi pa tayo nakakasiguro kung patay na nga si Kadyo. Kasi kung nahuli yan ng militar, kaya patayan o buhay, siguradong pinarada na nila yan. Eh wala pa naman kaming nababalitaan na may nahuli ng militar. Dumito ka muna, bes. Pupunta lang namin ni Ka Edgar yung lugar basta nabaril si Chokadyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpipilit sumama. Alam ko naman nandiyan lang siya eh. Bes. Baka kung ano pa makita ko, mas lalo lang ako masaktan. Sige na, hinihintay ka na ni Mang Edgar. Sana makita niyo si Mang Kadyo ng buhay. Hintayin mo ako rito. Sige na, alis kami. Hindi pa makatali. Dito! Dito na kami nakasalubong yung mga militar. Tapos,
Dito rin kami tapak mo pabalik. Tito. Dito siya eksakto bumagsak. Dito ko siya iniwan. Kung dito niya siya iniwan ka, Edgar, bakit wala dito ang katawan ni Chokajo? Ewan ko. Basta sigurado ako dito ko siya iniwan. Baka naman may nagligtas sa kanya. Tutuloy na po akong Maynila bukas, Mamang Papang. Yun naman po ang gusto niyo, di ba? Sa Maynila na ako magtapos ng pag-aaral. Hindi na kinakailangan. Dahil wala na si Elias na pinapaiwasan niyo sa akin. Ganun po ba? Nakapag-desisyon na po ako. Sa Maynila na po ako magtatapos. Kung yun ang desisyon mo, sige. Maaring wala na si Elias. Pero magtuturo ako ng mga kakaibang bata. Mga special children tulad ni Elias. Para hindi na siya maliitin. At hindi na siya pagbawalang mahalin. Ikinalulungkot ko rin ang pagkawala ni Elias. Pero hindi ko pinagsisisihan yung desisyon ko na pilitin siyang ilayo sa'yo. Nag-iisang anak kita, Jocelyn. Ang iniisip ko, yung para sa kabutihan mo. Hindi ako naghahangad na magkaroon ka ng asawang presidente. Kahit sino pwede. Basta siguradong matino at kaya kang buhayin. Magulang ako, Jocelyn. Balang araw, magiging magulang ka rin. At saka mo ko maintindihan. Hindi ko talaga makita. Wala nga rin na makita eh. Pedro, may tao! Ako! Karoy! Kaya Edgar? Kinabahan ako dun eh. Ito talaga sadya ako. Hingi sana ako sa inyo ng tulong. May mga nagdanakaw sa kuprahan ko eh. Sino to? Bakong kasama? Ayos ah. Mga kagagaling lang sa university. Hindi. Kaibigyan ni Kuya Tony. Tinutulungan ko lang hanapin yung bangkay ng tiyo niya na nabaril dito. Nung makainkwentro namin yung mga militar. Nung bagong magbagong taon. Yung may edad na. Yung kalbo. Alam mo? Kilala mo si Chokajo? Oo. Oh, andito ako nun nung mangyari yun.
Salamat ho. Salamat ho sa pagkakaligtas niyo sa tsukadyo ko. Kaya pala hindi namin nakita yung katawan niya. Pero mukhang critical condition nun eh. Samahan ng tama niya. Pero buhay naman ho siya, di ba? Hindi ko masisiguro eh. Nasaan noon tsukadyo ko? Dinala ko siya. Kaya ti Aida. Sino ho yun? Bakit ho hindi niyo sa ospital dinala? Pedro, hindi pwedeng isugod ang sugot ang rebelde sa ospital para makaiwas ng mga militar. May mga kasamahan kami na handang tumulong para sa mga sugutan sa amin. Katulad ni Aida. Kamag-alala, pinsan buo ko yun. May alam yun sa medisina. May-ari pa nga siyang butika sa kabilang bayan. Sa hindang. Pupuntaan ko. Huwag. Hindi ka niya harapin pag hindi ka niya kilala. Sasamahan kita. Kay Edgar, tulungan mo ako ha. Sige. Pag-usapan natin ang mga kasama. Ito ka na magpaumaga. Palipas tayo ng gabi. Sige. Ingat kayo ha. Ingat rin, Karoy. Sige. Sige na. Gawan niyo ng paraan para hindi matuloy ang balak na widening ng National Road papasok sa Sitio Aligada. Kung hindi, tayo mapiperwisyon nito. Paano? Bigyan niyo ng sakit yung project manager at lahat ng papalit sa kanya hanggang matakot sila. Masusunod, Casimiro. Kamusta yung lakad mo? Mali ang suspensyon mong tinatago ni Hadi si Hiyas, Mano. Nasa lupa si Hiyas. Tumakas siya sa Floresca. Tumakas? Walang nakakaalam kundi ang dalawa niyang kaibigan Lambana. Tumakas siya para samahan ang anak ni Juan Penduko para hanapin ang isang kadyo. Anak ni Juan Penduko? Oo. Siya nga. Yung pangahas na pumasok dito. Yung nagligtas kay Juan at kay Hadi. Sino nagsabi sa'yo? Ako mismo. Nakita ko, Mano. Nakita mo si Hiyas. Tama ka. Napakaganda niya. Sinasabi ko lang maganda siya. Papakabit ka doon, ha? Nakakahiya sa tiyahin mo. Jocelyn, sandali. Sasabihin ako sa'yo papuntang bayan. Teka. Aalis ka na rin ba? Opo. Sandali lang. Nagbilin sa akin si Pedro na huwag kang papaalisin. Sabay daw kayong uuwi. Umuwi siya, mag-isa niyo. May tampuhan ba kayo? Kahapon pa kayo ganyan, ha? Hindi ko na siya kayo makasama habang kasama niyo yung babaeng yun. Babae? Sino babae? Wala naman akong nakikitang ibang kasamang babae si Pedro, ha? Ikaw lang. Kasama niya sa puso niya. Meron na po kasing girlfriend si Pedro na ngayon lang nalaman ni Raquel. Kaya hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya. Aray mo na ako? Kailan naman? Hindi tayo aabot sa terminal nito.
Tapos hindi pa natin alam kung nasan tayo ngayon. Hindi tayo makakahihirap tulong dito. Nasa gitna tayo. Mga kasama! Ang daming sasasaba, tara! Manguli tayo! Guys, Nathan! Halika, Jocelyn! Makahuli tayo! Dali! Jocelyn, tara! Daming isda! Halika, Jocelyn! Makihuli na rin tayo! Raquel! Hindi kaya to bitag ng Berberoka? Berberoka? Yung kinikwento ng Chu Edgar? Oo nga! Mga kasama! Umahon po tayo! Baka bitag ito ng Berberoka! Halina ko kayo! Malis na ko tayo! Sige na. At magpapatulong tayo sa mga tao diyan sa barangay. Mahahanap din si Raquel. Oo. Huwag ka muna. Raquel, matutuwa ka sa sabihin ko. Anong nangyari kay Jocelyn? Kinuha ng Berberoka si Raquel. Bo? Ano? Paano? Nasira kasi yung jeep na sinasakin namin kanina. Jocelyn! Saan? Kumusta na ang binatilong binabantayan mo, Mayumi? Nagawan ko na ng paraan para makilala siya ng isang misyonaryong pari. Bukas ay kakausapin ng misyonaryo ang ina ng binatilo para payagan itong pumasok sa seminaryo. Gabayan mo magdesisyon ng ina ng bata para hindi na magdalawang isip pa. Magiging isang mabuting pari ang bata pagdating ng araw. Opo, Haring Hadi. Mahal na hari, nasa bukanan ng Floresca si na Casimiro at Napoleon. May mahalagang sasabihin daw sa'yo. Dito! Dito nangyari ang lahat! Dito ko huling iniwan si Raquel! 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 Lalo! Tulungan niya ako!
Yun, siya yun. Manong, may napansin nyo ba kayong babae maputi? Medyo maliit. Oh. Mas mabaho po. Oo, oh, nakita ko. Nakita ko. Pero hindi sila inain. Eh, nasa nung sila? Tinangin ng berberoka. Eh, busog na yung berberoka. Kaya niluwa. Pero tinangay pa rin yung dalawang babae. Gaano kahalaga ito para humiling kayo na walang ibang dapat makarinig? Para na ito sa proteksyon ng anak mo, Hadi. Proteksyon ni Hiyas? Kung malaman ng ibang Engkanto ang pinag-uusapan natin, paniguradong mapaparusahan si Hiyas. Pero ayaw namin maparusahan si Hiyas. Kaya natin ilihim ang pag-uusap na ito. Hindi ko kayo maintindihan. Diretsuhin mo kami, Casimiro. Sabihin mo yung nalalaman mo, Napoleon. Galing ako sa lupa. Nakita ko si Hiyas kasama si Pedro Pinduco. Nasaan si Hiyas? Nasaan si Hiyas? Wala siya rito kaya wala kang may sagot. Alam mo kung wala siya rito bukan ni Wayway. Alam mo. Pero pinagtatakpan mo pa rin. Umilig ka ng ilang Engkanto. Yung ibang hindi magkakwento. Punta niyo yung lugar na tinutukoy ni Napoleon. Ibalik niyo rito si Hiyas. Siguraduhin mo walang makakalam ng ibang Engkanto nito. Huwag kang mag-alala, Haring Hadi. Ako mismo ang mag-uwi kay Hiyas. Natin yung buong sapa eh. Baka hindi na natin sila mahanap. Baka lumipat na sila sa ibang ilog o sapa. Hindi ako alis dito. Hanapin ko ang kaibigan ko. Hindi ko pwede pabayaan ang kababata ko. Bakit pa kasi siya umalis eh? Sinabi ko naman sa kanya, antayin niya ako eh. Sinabihan ko na kasi siya. Eh, masama yata ang loob sa'yo eh. Dahil yata dun sa girlfriend mo. Masyado daw siyang nasaktan, kaya siya na yung kusang umiwas. Sige na, mauna na kayo. Hindi ako alis dito nang hindi kasama si Raquel. Ingat ka, Pedro, ha? Pedro! May nararamdaman kong kakaiba. Tingnan mo, mutya mo! Nandito ang Berberoka. Pero nasan? Hindi ko siya makita eh. Pinagbiniinan kita bukan ni Wayway. Pinagkatiwalaan. Alam mo kung anong maaaring kapurusahan kay Hiyas sa ginawa niyang ito? Hinayaan mo pa rin! Kinusinti mo! Pinagtakpan mo pa! Pagpasensyahan niyo na po, mahal na hari. Pasensya? Katayuan ng anak ang pinag-uusapan natin dito. Pasensya? Alam mo bukan ni Wayway, minsan gusto ko na rin isipin, gusto mong matulad si Isaias para makaganti ka sa mga nangyari sa'yo. Hindi totoo yan, mahal na hari. Gusto mong mapahamak ang anak ko! Hindi totoo yan! Kahit kailan, hindi ko pinagsisihan ang umibig sa isang mortal. Kahit ang kapalit pa ay maging alila ako sa palasyong kung saan ako ang dating reyna! Kaya wala akong dapat ipaghiganti.
dahil walang nagkasala sa akin. Puso ko ang umibig. Ang damdamin ko ang nagmahal. Masaya na rin ako. Kahit malungkot ang kinahinatnan. Nagpabaya ka pa rin sa tungkulin mo. Mapaparusa ka pa rin. Wala siyang kasalanan. Kami po ang nagpatakas kay Hiyas. Hino-stage namin si Bukang Liwayway para makag-go after si Hiyas kay Pedro. Saka pinakiusapan po namin siya na pagtakpan si Hiyas. Sobrang ang warning ni Bukang Liwayway kaya pinasundo si Hiyas. Pero so stubborn naman yung Queenlet natin eh. Ayaw sumama. Kailangan daw matapos ang misyon ni Pedro. Kaya ayun. Pero wait, paano nyo nalamang... Sorry po. Hindi po pala dapat kinu-question ang mahal na Haring Hadi. Dun! Dun sa malalim na bahaging yun! Dun siya nakalublog, Pedro! Berberoka, lumabas ka dyan! Ako ang harapin mo! Malindog at marikit. Pinapatawang ko kayo ng kaparusahan. Tinanggal ko ang inyong mga pakpak at karapatang makalipad. Oh no! Wala na nga! We're prisoners now! Ang magiging silbi na lamang ay maging mga dama ni Hiyas. Mahal na hari. Nakapag-desisyon na ako Bukang Liwayway. Oh my God! Kuya Chimina, nakatalay tayo!
Hey! Yas! Tulungan mo ako! Maria! Talito ng hawla, pinagkulungan nila Raquel! Buhay ka na! Ano nga na eh? Salamat, Yas. Buhay ka na! Salamat sa'yo. Ano nangyari? Hindi ako lalabas sa Floresca. Meaning, hindi ako ma-update ng kaganapan sa lupa. My gosh! Kung kailan malapit ng Oscars? Ang mga designer gowns, red carpet, di ko masasight! Paano na yung mga batang binabantayan ko? Ang American Idol, ang local elections, pati ang pagbabalik pelikula ni Ate V. Pati ang banggaan ni Lapid at Ibinay, hindi ko masasaksihan! Buti nga, yan lang ang naging parusa sa inyo. Sa bagay, at least hindi tayo ginawang pangit! At mababantayan pa natin si Reyna Hiyas. Kuri ka dyan! Pasok ka na!
Siya nga pala. Malindog? Marikit? Yes, mahal na Haring Hadi. Bakit umaka si Hiyas? Para samahan si Pedro? May relasyon ba sila? Ho! Wala, wala po! Sigurado kayo? Sigurado po! Sa tuwing magsisinungaling ang dalawa nila, hahaba ang mga dila nila. Salamat, Hiyas, ha. Alam ko nandito ka lang. At saka alam ko naririnig mo ko. Salamat ulit, ha. Sorry din, best, ha. Kasi napatrouble ka na naman dahil sa akin, ni. Eh. Kahit na sino pa, tao man o maligno, hindi ko hahayaang masaktan ka. Kahit sarili ko pa. Kaya, sorry din kung nasaktan kita. Ano ka ba? Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin. Eh kasi, kung love mo naman talaga si Hiyas, may magagawa pa ba ako? Hoy! Hindi ako puma-plastic, ha? Siyempre, best friend ko yan, no? Hay nako, Hiyas. Pag sinaktan mo siya, nako, lagot ka sa akin. Dahil hahuntingin kita. Kahit engkantada ka pa, hindi kita uurungan, no? Kahit saan ka gubatan, hahanapin kita. Halos magkadikit na ata yung kaluluwa namin yan, no? Pangako, Raquel. Hinding-hindi ko sasaktan si Pedro. Talaga, dahil pag sinaktan mo si Pedro, makikipagsabwatan ako sa mga dalakit nun para lang gantihan ka. Joke lang. Sasama naman ako eh. Bigyan niyo lang ako konting panahon para makausap si Pedro. Hindi pa sapat na panahon ang ginugol mo kasama yan? Tumakas ka ng Floresca, makasama lang yan? Saglit lang, Pantas. Hinihintay ka na ni Hadi. Galit na galit si Hadi. Hindi ka ba nagpaalam? Kung nagpaalam yan, sa tingin mo papayagan siya. Huwag mo nang guluhin ang buhay ng Reyna ng Floresca, Pinduko. Wala naman ako ginagawang masama, Pantas, ha? Nakakala mo, ingrato. Huwag mong sisihin si Pedro. Wala siyang kasalanan. Sumama ka na sa amin, Reyna Hiyas. Kung ayaw mong, tulad ng sinabi mong, kalad ka rin ka namin pabalik ng Floresca. Sige na. Sumama ka na. Para wala nang gulo. Dahil sa ginawa mo ito, Pedro Pumtoko, hindi ka na maituturing kaibigan ng Floresca.
in Philippine folklore, hindi katakatakang halos bawat region may kinakatakutan ng mga tao. Ang mga apayaw raw ay takot naman sa Berberoka. Ito'y malahigante ang dating at ang gawa nito'y ang mahiga sa sapa kung saan maraming isda. Unti-unti niyang iniinom ang tubig at siya'y unti-unti ring lumalaki. Kapag kaunti na lang ang tubig at kita na ang mga isda, naaakit ang mga tao hulihin ang mga ito. Pag malapit na ang mga tao, saka naman biglang lilitaw ang Berberoka upang manghuli ng mga tao.